dahil kahit paminsan ay hindi po minsan na magandang umayaw kung ano pa talaga ang itsura ng tao. Minsan nga pag nakikita ko yung salamin, niis na. Ano ba yan? Sumasagot naman siya, tama. Pero okay na ba? Ako po ay inaamin ko na napakarami ko pong pamukha kung titigigan niyo po sa monitor. Diba? Alualo, Jero Peñalosa, Pino Arencio, Onyok Velasco, Gunil Panigin, Manny Pacquiao. Pero pag nakulong si Tokos, kamawa ka sa Mike Villard. Nakita, sir. Di sana nagugula na ako kung ano ba talaga ang tama. Hindi ko siya nakita. Na... At kung ano ang mali. Nasa gita kasi ko. Ngayon, lalo ngayon, maraming mas... Ako lang mag-isa. Makamukha ko rin, mas... Hindi ko nakikita, sir. Mamaya na lang, sir. Hindi ko siya makita, sir, eh. Bukwiti nun. Di sana pag nananalamin ako, one time, nung meron po kasi kami nga Christmas special, sa ABS po kasi yearly meron ginaganap na Christmas special. Misa pinagsasama-sama po lahat ng mga artista, tapos minsan sa isang dressing room. Isang beses pagpasok ko, medyo sobrang late na po ako. Nagmamadali ako, kinuha ko yung makeup ko, makeup ako, makeup, makeup, makeup. Sabi ko, pagtingin ko na, parang may kamukha ako. Pagtingin ko si Marcelito Kumoy na doon. Reflection. Sabi ko, ay, si Marcelito pa na. Makeup ulit ako, makeup. Pagtingin ko, yun. Kala ko ako si Bubuy Drilo, nakita ko na doon. Nakita-kita ko maya-maya, may nakataas ang buhok. Nakataas ang buhok na gano'n, nakikita ko sa lang. Saan kaya itong paparating ko parang iwok? Kita ko si Joby. Iba pala ito? In fairness, pero gano'n pa man okay lang mo. Ako po ay hindi po na lulungkot. Kung kahit ganito po ang itsura po, ako po ay sobrang proud. Kahit paano ito po ang naging puhunan ko para kahit paano kumita ng medyo maayos-ayos sa salamin. At ito rin po, kahit papano, ang naging puhunan ko para makapagpatapos po ako ng tatlong kolehiyo. Eh, nag-aaway nga kami ng nanay ko dahil hindi niya naman sinabi na gusto niya rin pala mag-aral. Pero, ganun pa man, okay lang mo. Ako po ay sobrang natutuwa ko. Napakahirap nga lang mo dahil kahit papano, kami po itong mga nag- sa buhay po namin, lalo-lalo na sa sitwasyon ko, ako po ay nagpapasaya ng tao, samantalang sa sarili ko, ako po ay napakalungkot. Actually, sa mga... Oh! Oh! Drama! Ah! Oh! Kuya Eddie! Iiyak na yan! Iiyak na yan! Napakahirap po dahil simula ko nung maliit po ako. Mag-isa na lang po ako sa bahay. Ang tanging kaagabay ko lang po, ang lola ko, in fairness. Yung lola ko po, napaka-supportive po sa akin nun. At katangi-tangi ang lola ko lang po. Ano, sabi sa akin ng totoo na sabi niya, alam mo po, tatlo kayong magkakapatid. Sabi ko, ha, nasaan ba yung dalawa? Yung pala, kinitil po siya ng kapat ko. Totoo po yun. Ulit-ulit. Kinitil po siya ng tatay ko. Paglabas daw po sa sinapupunan ng nanay ko. Pag parang ayaw niya yung mukha, binabali po yung ulo. Pinitigay sa nanay ko, ipatay yung anak natin. Ganun ang nangyari din sa pangalawa, sa pangatlo. Ako po yun. Sabi ko sa lola ko, ba't parang buhay po ako? Sabi niya, iba ka. Iba ka, maliit ka pala, talagang strong ka na.
Ang paglabas na paglabas ko daw po sa sinapukunan. Ganun din po ang gagawin mo kung hindi po ako trip ng tatay ko. Babalikin na sana yung ulo ko. Bigla ko rin siyang pinandilata ng mata. Kasi lang muna sabi ng tatay ko, sabi, pwede palang manak ng tarsier ang tao. Pero in fairness naman, natutuwa po ako dahil kahit paano, kahit ganito po ang itsura ko. Sobrang natutuwa po ako dahil nabigyan po ako ng nanay ko para sa akin. Nabigyan po ako ng nanay ko ng magandang pangalan. Actually, sa mga hindi po nakakaalam, yung po is galing sa Winnie the Pooh. Ginagamit ko lang po yung bilang stage name at saka screen name. Sa mga hindi po nakakaalam, ang tunay na pangalan ko po is Reynold Lagrimas Garcia. Wow! Sabi ko sa nanay ko, Nay, ba't sa dinami-dami ng pangalan, bakit Reynold yung naibigay mo sa akin? Naikwento niya sa akin, ang tatay ko pala dating adik. Nakuha niyo yung pangalan ko sa Reynolds Aluminum Foil. Sabi ko, hindi nga. Sabi niya, hindi, niloloko lang naman kita. Actually, idol-idol ko dati si Bert Reynolds. Sabi niya, ah, talaga. So, ayoko naman gamitin yung Bert kasi sobrang pamatanda. Parang ganun. Kaya yung Reynolds ang kinuha ko. Pero sabi niya, minsan daw, sobrang naiinis daw siya. Lalo-lalo gumamit siya ng foreign name. Karami ito ng mga foreigners, nagagalit daw sa ating mga Pinoy. Kasi ang sabi nila, tayo daw mga Pinoy, elikas ng mga manggagaya. Lalo na sa mga pangalan. In fairness, kahit sa mga dobleng pangalan, yung mga John Paul, Paul Philip, Mark Anthony, ginaya daw natin yun. Nagkakamali sila. Tayo talaga ang nauna sa mga doble-dobleng pangalan. Sa mga hindi po nakakaalam, sa mga yung palang nakakaalam, lalo sa mga bata ng bagong generasyon, tayo talaga ano na dyan. Katunayan, tayo lang may pangalan na Lot-Lot, Tintin, Denten, Bobo, Lot-Lot, di ba? Kahit sa isla, Lapla, Sapsap, Hasang, Hasang, Mayamaya. Sakit sa balat, An-An, Had-Had. Kahit ang kabaho, di ba? Toko. Kaya ako sobrang proud ako kahit papano. Maganda pala yung pangalan ko, Raynor. Kasi karamihan, minsan lalo-lalo mga asawa natin, mga babae. Sorry ah, minsan parang nadulas po ako, asawa. Sa katunayan po kasi, ako po kasi natatypecast, lalo-lalo po sa mga roles sa television na puro pang baklaho. Katunayan po, kasama ko kung aking may bahay, nasa likod po siya. Minsan nagagalit po siya. Sabi, paliwanag mo naman eh, hindi ka naman talaga kasama nila. Hindi ka kagaya nila. Katunayan po, kasama ko kung aking may bahay, si Josie. Nasa likod. I love you, Josie, at mahal na mahal kita. Ah! Uwe! Uwe! Tuloy yung pangalan mo si Lito. Ayun! Bago ko magpatuloy, aawit muna ako ng isang awitin at ito po ay inaalay ko po sa lahat. At ito po ay medyo kasi mahilig ko sa mga pamatandang awit. Kaya naman aawit po ako ng ito po ay pinagandaan ko po para sa inyo. Tulad si Melay ay nagsayaw. Yung iba ay magaganda po ang mukha. Ako ito lang po ang tanging mahihahain ko. Ang sarili ko pong katawan. Kaya naman DJ, paso. Para po sa inyo lahat! Yay!